So ngayon mga kapana, hindi po tayo makapamana ngayong panahon kasi dito po sa amin ay amihan. Napakalakas ng dagat, napakalakas ng hangin. Ngayon no, ay mag-DIY po tayo ng sasakyan. Ngayon lang din po ako mag-change oil nito. Nissan Sentra B13. Ang ano po niya, klase ng sasakyan. Susubukan ko lang po kung kaya kong i-change oil ng DIY. Kasi mahilig naman po ako sa mag-DIY. Kaya tatry ko po. Tingnan na po natin kung makukuha akong i-change oil. So ayan o, i-change oil po natin ngayon itong sasakyan na to. Suot po ako tayo sa ilalim, suot po ako sila. Yan. Kung nakikita nyo po itong ano na to, yung ay dito, itong tornilyo na ho. Ito po ang tatanggalin natin. Yan. Ang number po niya ay 14. Tanggalin na natin ang 14. Lugan muna natin. Yun. Ayun langis. Napaka-itim na nung langis niya. Yan. So nakuha ho natin yung kung saan siya change oil. Balay, binuksan ko na rin ho yung carb type niya, ang carburetor, para makita ho natin yung kung may mga dumi-dumi, malinis ho natin ng konti. Tsaka hintayin lang ho natin maano yung ano, yung langis. Dito ho siya makikita sa ano na to, sa ano yung ating tatanggalan ng tornilyo. Pabayaan po natin muna siya mag tulo yung langis. Bali, overnight po natin siya. Tapos bukas ko na ho siya lalagyan ng langis para ma-drain hong maigi yung langis sa makina, para yung mga langis yung naiwan dito ay makatulo pa. Bukas ko na ho lalagyan ng langis. Pabayaan ko muna ho siya mag-drain. Yan, naibalik na ho natin. Ngayon, sasalilan po natin na siya ng langis. X 15 watts to 40 watts. Kung mapapansin nyo ho yan ay ito ay pwedeng gamitin sa diesel engine, and ito hong CJ sa diesel engine, API sa, tapos itong SM sa ginagamit po ay sa gasolina. Babalik na po natin yung ano, lalagyan na ho na siya natin siya ng langis. Balik na ho natin. Kaya grabe ito yung langis . Balik na ho natin yung tornilyo sa ilalim. Yan, nadali ho natin. Salamat po. Thank you for watching. Thank you.